Magsitayo po ang lahat para sa Regina Celi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reina sa langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong tagalayin, alleluia. Ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, alleluia. Magalak ka at magpakaligaya, o Birheng Maria, alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, alleluia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makantam namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhod namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwa. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng ika-apat na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong lahat sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Salon ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at ang mga intensyon ng mga nakusposting ng mga chapels, groups at communities sa mga parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, sa mga gawa ng mga apostol, pinapahayag ni San Pablo ang kasaysayan ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno at sa ating Ebanghelyo ni San Juan. Tayo'y pinaalalahanan na ang pagiging lingkod ay ang pagbibigay ng narapat na gawin gaya ng ginawa ng ating Panginoon na pagkatapos nung siya'y naghugas ng mga paa ng kanyang mga apostol, siya'y pinagtaksilan pero tinanggap niya ito upang matupad ang mga sinus na nakasulat sa, para sa ating kaligtasan. Sa buhay natin, ang ating Panginoong Hesus ay nag-alay ng kanyang buhay at nabuhay muli upang tayo ay maligtas at magkaroon buhay na ganap at ikasyesya. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kayo sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnawin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dangal naming bigay mo noong kami likhain, ay higit mo pang pinadalakila sa pagtubos sa amin. Tunghayan mo ang pagdiriwang na muling pagsilang upang ang mga binigyan mo ng bagong buhay noong sila ay binyagan ay manatiling iyong pinapagpapala at binabasbasan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroong kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo. Kaya't tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto.
inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking hanggang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw, lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw at sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mong walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad. At magtatagumpay siya oras-oras, ako'y tatawagin Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang baliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang mahugasan ng Hesus sa mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin na hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na ay manalig kayo na ako'y si ako nga." Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Gaano ba natin kakilala si Kristo Jesus? Ang pagkilala sa ating sarili, ang pagkilala sa ating kapwa, lalo't na yung kasambahay mo o ang pinakamalapit sa puso mo, ay nangailangan una sa lahat ng pagtanggap sa mga esensyal at malalim na ugnayan sa iyong buhay. Ganon ang ating napakinggan sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 13, verso 13 hanggang 25, na kung saan ang Diyos ay may pag-ibig na hindi nagmamaliw at ang kanyang katapatan ay napakatatag ayon pa sa Salmo 88, na kung saan sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 13, versikulo 13 hanggang 25, ipinapahayag ni San Pablo ang kasaysayan ng kaligtasan na mulat-mula pa hinirang na ng Diyos ang kanyang bayan. Ito ay kanyang iniligtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto, kanyang binigyan ng mga hukom at pagkatapos ng mga hari na siyang magpastol sa kanila. At mula kay Haring David, magmula ang isang Mesiyas na ating Panginoong Hesus, na hindi madali ang kanyang pagiging pastol dahil ang ating Panginoon ay pagtaksilan. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 16 hanggang 20, ay patungkol sa tagpo na kung saan ay naghugas ang ating Panginoon ng mga paa ng kanyang mga apostol sa huling hapunan, at doon niya ipinapahayag na kung ito'y ginagawa niya at siya ay tinuturing na Panginoon at hindi lang Panginoon, guro, ay dapat rin gawin nila. Sapagkat sinasabi niya ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 16, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Ang sinugo ay hindi kasing dakila sa nagsugo sa kanya. Ang alipin, ito po yung mga alagad, ang mga apostol. At ang Panginoon ay ang ating Panginoong Hesus. Ang nagsugo sa ating Panginoong Hesus ay ang Diyos na Ama. At ang Diyos na Ama ay si Yahweh.
dito sa ating ebanghelyo na pahayag si Yahweh. Sa ating ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, Versikulo 19, sinasabi niya, kung ito'y nangyari na, ibig sabihin yung pagtataksel na sinasabi niya ngayon, dapat manalig na sila na siya nga si Yahweh na sa pamagitan ng isang Mesiyas, ang ating Panginoon, siya ang Mesiyas, Mesiyah, pinadala. Isang salita na nagkatawang tao upang ipahayag ang pagnanahan ng Diyos na hindi binitiwan ng Diyos ang kahit isa sa atin. Nilikha tayo, nung tayo nagkasala ay kanyang niligtas, ganun din ang kanyang ginawa sa mga Israelita, ang bayang hinirang. Nasa kanyang proyekto sa pagliligtas ay kanya pong ibinigay ang kanyang sarili. Una sa lahat, bilang lingkod na magtitiis at maghihirap, na ayon pa sa aklat ng Deutero Isaiah, pangalawang aklat, bahagi ng Propita Isaiah, ang isang lingkod ay maghihirap at magtitiis upang maligtas ang kanyang bayan. Dito sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, ay tinatawag na aklat ng pagkabuhay muli o ng kaluwalhatian. At dito sa aklat ng pagkabuhay muli, atin pong nakita una sa lahat sa versikulo 4 ang pasimula ng paghuhugas ng mga paa na isang simbolo sa pagpakumbaba sa pamagitan ng paglilingkod na maghugas ng paa na ginagawa lang ng mga alipin. Kaya sa versikulo 6 hanggang 10, Kapitulo 13, Ebanghelyo ni San Juan, si San Pedro ay nagreklamo. Pero sinasabi ng ating Panginoon na dapat ito'y pagpapahayag ng pagiging bahagi sa Kanya. Versikulo 8, ang ginagamit po ng salita sa Koinoko na Grigo ay ang salitang meros. Ang meros ay maging bahagi, pero maaaring magsabi din ang pagbibigay. Kaya sa versikulo 13, Kapitulo 13, Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi ng Panginoon na siya yung didaskilos, ibig sabihin, pinakadakilang guro. At curious, ibig sabihin, Panginoon, kung siya ay dakilang guro at Panginoon naghuhugas ng paa, dapat din ipahayag nila. Pero hindi lang yon. Ang paghihirap ng isang Kristiyano ay hindi lang sa paglilingkod, na handa ring taksilan at tanggapin ang pagtaksil. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 17 na ating napakinggan ngayon, mapalad ang gumagawa noon. Ang salitang ginagamit dito ay salitang makaryoy, mapalad. Mapalad sapagkat ito yung pagpapahayag na itatwaman ng Panginoon. Pagtaksilan man siya, ay tanggapin pa rin niya ang misyon sa pagliligtas sa atin, sa pag-aalay ng kanyang buhay, sapagkat iyay nakatakda na. Na tayo mga Kristiyano din, handa tayo na maglingkod. Mayroon mga paghihirap, mayroon mga pagtataksil dahil sa karupukan ng tao. Dapat nating alamin, hindi matitinag ang ating katapatan. Hindi magmamaliw ang ating pag-ibig, sapagkat ang Diyos, sa kabila ng lahat ng ginawa ng tao, ay nagiging matapat
at matatag ang kanyang katapatan. Ang ating Panginoong Diyos, dahil sa karupukan ng tao ay pinagtaksilan, hindi sinusunod ang kanyang mga kautosan. Ngunit, hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailanman, hindi tayo babayaan ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay dakila. At dahil dito, tapatan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig na tunay, tapat, at wagas. Dahil ang Panginoon ay umibig ng agape na pag-ibig, wagas, tunay at dakila na pag-ibig. Hindi tayo pabayaan ng Diyos dahil mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purahin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nagkakatipon tayo ngayon bilang isang bayang ng ilangan, manalangin tayo ng may pusong nagpapakumbaba sa Diyos Ama. Taglay ang pagtitiwala sa kanyang dakilang habag. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihing buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, naway magakyat at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikay at pabalik sa pamilya ng Diyos, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdarahop at karamdaman, naway makatagpo ng lakas at ginhawa mula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makatanggap ng kanilang walang katapusang gantimpala, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Amang makapangyarihan, tinawag mo kami upang makasama mo. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa daan patungo sa iyong kaharian. Ning namin ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang sa amin, buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hindi. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Pakyatin mo ang sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip, ang haing mga alay, upang ang mga panginagindapat mong gawing dalisay aging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanito na marapat ni kaya aming pasalamatan ang ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa mga tupa na tubo sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa panagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pagkipagkapatid kay Jesus. Kay kaisa na mangyayang sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal ang makalob na ito, pangpara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay gani ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay ng walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo, ni Manay San Pedro Kalungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
sa tagubilin ng magaling na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan nila sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hallelujah.
Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng umisa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 4, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ni anak, ay pakikinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, banal na misa kayo sa loob at sa labas ng dambanan ng Itim na Nazareno ng Quiapo, kayo manaugnay, sumita ng iba't ibang social media platform at nakrusposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay linggay ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat naman. Walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Pagpalain kayo ng Pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Si Kristo na isang Panginoon at dakilang guro ay hindi tumitingin sa kanyang kapangyarihan bagkos nagpakumbaba bilang isang tunay na lingkod upang tayo'y makapaglingkod sa isa't isa ng may pagmamahal. Ngayon na ang pabaspas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabaspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, hagmusin ang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo ang kalinganayan ka na nagsusumama sa iyo. Makamtan na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang maraming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisan ito na may maalalang pangako ng sabinyag, na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.